ng DC. Batiin lang natin yung mga kapatid natin dito sa Twitch chat. So, medyo nag-aagulo sila rito ng konti. Guys, huwag mainis. Chill lang kayo sa chat. Okay lang yan. 5 seconds remaining. Ano ba yung bet option natin? Sino yung zero? Sino yung zero ngayon, pare? LGDs turn to ban. Zero yung LGD, 1 yung DC. So, zero LGD, 1 yung DC. Pero ito, pinan nila yung Faces Void. Which is a good ban to. Magandang setup to para kung kaayin. Magandang follow. Maganda to, pag Void and Mag. No. So, sakto lang din yung pagkakabahan dun sa Faces Void. So, maganda yung mga combo, tapos may empower pa. So, mabilis din makapag-splash farm dun yung Void kung sakasakali. So, ayun. Shoutout din pala sa mga kaibigan ko, mga dating colleagues ko. Ngayon na nag-work sa Concentrix IPA IT. Shoutout daw sa mga IT specialist ng Concentrix yan. Nandiyan yung friend ko si Ronnie Pinson. Naka-wave ko rin dati sa Siemens. Binan ng LGD yung Queen of Pain. Pwede-pwede silang mag-ember dito. Wala masyadong mga aras. Walang pack. Wala rin Queen of Pain. Wala rin silencer na pwedeng i-mid eh. So magandang pick-off. So kasakasakali, no? Pwede. Magandang pick-off din dito. I mean, pick-up yung ember gaya na sabi ni Coach. 5 seconds remaining. Tignitin natin kung anong iba ba ng DC. Ano kaya tingin mo mga pwede ba nilang iban dito? Meron pang dalawang minutong nalalabi ang Digital Chaos para sa kanilang fourth ban. So, gising pa ba kayo guys? Kami okay pa. May nag-aaway eh. Kalma lang kayo guys. Guys, ano ba yan? Let's go. Galit na galit yung mga tao sa ano. My God, what's wrong with you people? LGD's turn to pick. Ban naman ng kabila yung Troll Warlord. Which is a good, good ban din kasi ang lakas talaga ng Magus maka-amplify ng form eh. Troll Warlord, maganda rin counter to kay Sven. Ang lakas niya mga control, pati si Faces Void lalo. Kaya a good ban's coming in from DC dito. No, Whirling Access pa lang. So, matik. Death Prophet by LGD. Somnus? So, o maybe na Death Prophet? Nakapasok. LGD's turn. Kabila naman, Ancient Apparition. So, kita na natin yung trial lane ng DC dito. Ito na nga, yun na nga yung trial lane. King and Apa. Pwede pa nilang i-offline yung Sand King, pero DC's ang hirap eh. Ang hirap nila yung ito pag may Oracle ko pa. Oracle pa. Ganda ng pick ng LGD. Ang ganda ng pick ng pares ng both teams. Ang ganda ng setup ni Oracle para sa torrent eh. Tapos pwede yung follow up ni Magus ang skewer pabalik. Pwede rin lumapit si DP. Mag-third skill ang Siphon. Tapos, yung first kill. Creep Swarm. Creep Swarm, oo. Maganda rin yung sustain gawa ng Oracle. So, tignan natin kung ano yung mga next pick dito ng DC. So, wala na. Naghihintay pa tayo ng Abid na hero plus Forev na hero din para sa offlane. Kasi matik to eh. Gaya na sabi ni Coach, ito na yung nakikita na natin, na-visualize na kung ano yung magiging tri-lane ng DC. Samantalang sa LGD, wala pa. Oh my God. Sko. Ayoko na nabasahin niya. So ito, wait lang tayo rito guys. Ngayon, meron na lang less than 1 minute dito yung DC para sa kanilang fourth pick. Para sa mid laner, oh. Wala pang hero dito si Abid. Mid and off lane. Iniisip na lang mabuti, pwede pa silang mag-NP dito kasi ang dami rin pang catch ng LGD. Oh, merong X-mark, you know? Pwede rin i-commit sa kanyang RP dito eh. So, maganda rin yung dito, yung Nature's Prophet. Global presence din yun eh. Yung pag nakulong niya, merong pwede pala pa ng Apa Blast, Lina. So, Lina mid ni Abid to. So, magandang pick din to. Medyo papalag-palag din ito sa Death Prophet dito ni Somnus kung sakasakali. Ngayon, ang missing na lang ay yung offlane para sa Digital Chaos. Para kay Forev. So ito, tingnan natin kung ano pang gagawin dito. Ay, pinan yung Enigma. Maganda rin, maganda. Kasi, oh. Ano din ito eh, go-to hero dito ni Forev. So, ano pa may kulang dito? Carry. Kaya kulang na lang yung LGD para sa sa position 1 nila. 10 seconds remaining. Last ban,
So habang naghihintay tayo, shout out dito sa mga kasama namin na talagang hindi bumibigay. Ito si Sir Eric. Hindi si Sir Eric Adolfin, kundi si Eric ng ano, Wombo, mga volunteer natin. Wala ba tayo dyan? Classic yun. Classic yung Iga. Ban ng PA. Yun, binan din yung PA. Sorry, ito. Tignan na. Tignan na, Furion nga. Oh, Furion. Kasi magandang draft to. Gro- may global, global presence sila. Pwede rin kumang to sa mid na para kay Abed. Magandang setup para sa Light Strike. Aray, magandang setup para sa Ancient Apparition Blast. Pero mahirap, mahirap lang yung Sven pumalo. Kasi may, pag na-sprout eh, magpilitan siya mag-blink in. O kaya putulin niya po na mag-quelling blade. So far, mas gusto ko yung lineup dito ng DC ah. Eh, hindi pa naman nakikita yung last. Oh, yun nga. So far, ito nakita natin. Possible pa sila dito mag-Ember Carry. Maganda rin mag-Ember Carry dito. Mag- may magno sila eh. Ma-activate talaga yung Ember Spirit eh. So, tignan natin kung ano yung magiging position 1 na carry dito ng LGD. They still have more than 1 minute. Actually, 1 minute and 10 seconds to decide which hero to pick para sa position 1. Dito mag-iisip. Marami pa naman silang oras. Pwede pa nila itong sulitin. Since na sila naman yung total, last pick, pwede na i-counter or whatsoever na magusto nila. Ito na, hindi na nila inubos. Anti-mage. Maganda ito, maganda LGD. Kaso mahihirapan lang sila dito sa early laning phase. Kasi wala silang pang-punish kay Nature's Prophet. Kailangan nilang i-cover yung top. Tapos ma-open naman yung mid. Matatatloyin nila yung top. Yung mga pag-rotate. So ito na guys, start na ng game 2. Ang nanalo kanina ng game 1, LGD, napakabilis na ano yun, na GG, 22 minutes. So ewan ko, panahon na kung sakasakali gusto bumawi ng digital chaos dito, kailangan nilang gawin. Or tatapusin na ba sila rito ng LGD at mauubos na ang Pinoy sa TI na to. Pakilala mo natin yung mga gumagamit. Old 11 para kay Magnus. Victoria para kay Kungka. Maybe sa Death Prophet, Yao, Orakel, and Ame para sa anti-mage. So ito naman para sa Digital Chaos. Bulba playing as Sad King. Avid for his Lina. Forever Nature's Prophet. Mason Process, Ben, and finally Dubo sa position 5 ng Ancient Apparition. So ito na. Nakikita natin sino magtitipi sa isa't isang side. So ngayon, dalawa nag-KP. Ako sa top, sanding sa bola. Ang bilis na. Ang bilis na. So again guys, kami ako si Carl, kasama ko rito si Coach BYB. Kami mo yung maghahatid sa inyo ng series na to. Ito ay yung game 2 again, LGD versus Digital Chaos. Ito na naman yung Magnus 11. Mag-skiver na naman sa ibabaw. Ito, nakaamang na naman nga siya rito. Nakatago. Ito, samantalang yung dalawang hero dito ng DC naka-smoke. Actually, si Mason din pala naka-smoke dito. Pero may dalawang hero yung LGD, which is yung Magnus ni 11. Tsaka nandun din yung Kungka. Yung Victoria. Pero ito, nakita ni Dubu. Nakita niya naman si 11, pero wala siyang gagawin dyan since na alam naman natin, napaka-limited ng skill dito ng apparition. Hindi pa sila nakakapagtanim ng wards yung LGD. Samantalang si Sad King at si Apa, napagtanim na naman. Yung Apa, maganda yung wards sa setup. Aggressive ward. Tapos sa ating naman, parang ano lang, pang spot lang ng early rotation. Oo. Pero ano ha, gaya na sabi mo siya, napaganda ng ward dun sa bandang side ng Secret Shop. Well played. Coming from sports from DC. Aggressive ward ito. Sa sound and charge, dito si Bulba. Pero hindi, tingin ko wala mangyayari dyan. Nakakawalan sila ng kay anti-mage. Nakaalam mga aga dito sa rune yung Digital Chaos. Tatlong rune yung nakuha nila. At isa sila ni Forev, ni Mason, tsaka ni Abed. So lahat ng ano, ng core. Nakakuha ka agad ng early advantage level and gold. Samantalang nakita rito ni Dubu yung Kungka. So meron siyang inisip. It's either na naglapag ng ward. Ano man ang ginawa niya doon. Pero ito, back tayo sa game. Ito rin yung standard laning. So, tingin mo dito kung sino nakakalamang dito sa mid-matchup na to between Lina and the Death Prophet. Ah, patosong naman tayo. Wala naman masyadong kill potential sa isa't isa. So, kalma lang yan mid lane na yan. Mm-hmm. So, yun na nga. So, steady gold tip lang tayo rito, guys. So, habang yung lane dito sa bottom, okay din naman.
medyo nakakalasit-lasit lang din dito yung Fury yun. Pero mahirapan lumasin si AM dito sa baba. Kasi daming mangara sa kanya, lalo si Koka sa mid yung priority pumunta. Yun na nga, sabi nga ni Coach, nakakalamangari ito ng konti. Ayun, hindi nga makalapit dito si, ano, si Ami. Oh. Ang hirap din. Naku, hindi din tumama yung torrent. Good thing hindi tumama. Good thing kung tumama yung malamang nakuha. Hindi, tinamaan. Ah, tinamaan. Okay. Kaya nakaabot si Victoria sa extra. Na-late lang pala. Na-late lang yung camera, guys. Delay lang kasi naglalag nga yung Dota 2. Oo, medyo naglalag nga rito yung server. Medyo nag-stop dance ng content. Hindi natin makita yung animation kung tumatama ba or what. Ito, ganda ng dual lane dito. Nahihirapan din dito makalapit, pero ano yung nilapag? Sentry ba yun? Ayun na. Kinuha na yung vision doon ng ward. So, extra gold and extra experience din. Matik. Ang ganda rin kasi ng spot na 11 kay Apar. Nakita niya rin na kanina na may hawak na ward. So, magkalakad niya sa papunta sa jungle. Tapos nakita niya na si Apar. Nawala na yung ward sa pendant. Kaya alam niya rin na nag-ward sa batang mga. Ayun na nga, kinasanimation yung Stormbolt niya doon para maka-cancel yung paghabol sa kanya. Pero ito si Abby nakakuha ng Haste Rune. Kaso wala rin naman siyang mana, so wala rin mangyayari dyan. Samantala din sa bottom lane, medyo nakakaharas-arasan lang dito yung Fury tsaka yung Anti-Mage. Nahihirapan dito sa Anti-Mage, paubos na rin yung ano niya, yung Tango, tatlo na lang. So sa bagay, hindi naman talaga kailangan dito ng mana for now nung Fury. Kailangan na mag-right click lang. Ito si Old Eleven, hinanakawan dito ng camp. Si Bubu. Habang kinasa niya rin yung cold feet. So, ito. Naka-cover sa kanya rito yung Oracle. Tsaka yung kungka ni Victoria. Ito makita na. Ay, medyo, ngayon 18 to 5, then 14 to 1. Eh, yun yung exchange ng mid laners ng parehas na team. Dahil dito sa early rotation ni Kungka, na-torrent niya si Abe, tapos napilitan agad magsalve. So, nahihirapan. Na-hit doon na lugi si Abe sa last hit. No, napalayo niya si Lina. Tapos na-commit pa yung salve, no? So, yun nga. So, ito, tingnan natin. Medyo free farm ng konti doon yung Furyo at hihirapan mga haras dito yung Kungka. Medyo naglalag talaga tayo dito sa Dota 2 natin. Guys, ano, okay kami dito. Problema lang yung Dota 2 lang. Yung server na ako sa coach. Hindi yan, server. Dito sa atin na tayo. So, okay naman ata sa mainstream. Pero kalma lang. Kalma lang tayo. So ito, ito na, medyo nag-stop dance dito yung Dota 2 natin. So abang-abang lang tayo, guys. Ito tinamaan dito sa Old Eleven. Binatuhan ng Stormbolt pero walang follow-up yan. Since napakababa ng level pa ng operation, hindi enough yung damage para makakommit ng kill. So ngayon, so far, so good. 4 minutes pa lang tayo dito. 0-0 ang score. Nakakalamang lang ng konti yung DC rito ng 1K gold lead. Pero hindi yan determining factor kung sino man na nasa game na to. Pares ang planer natin. Pares okay yung ano, yung ginagawa. Oo. Pares yung nakaka-XP and okay na okay. So ito, mukhang makukuha rin si Dubo. Yun na nga yung first blood at nakuha ito ni Somnus. Well played gaming sa tatlong player ng LGD doon. Maganda yung pagkakakombo sunod-sunod. Meron rotation by Kungka yun. Kungka yung DP, napatay na si Apa, masyadong malalim yun nun. Baka nagbabalak din siya mag-ward sa bandang mid, kaya napani siya ni Kungka, nakita yung rotation. Samantalang dito sa top lane, nakita ni Mason doon na nag-pull ng creep, ng cup doon yung Magnus. So, dinouble check na kagad, alam niya may konting stack dyan. Samantalang si Somnus patuloy pa rin dito sa paglalasin sa mid lane. And merong invisibility rune dito. Yun na, inabot nga. Tumama ba? Okay, yes. I think he's gonna be dead. And yes, he is. Pero ito, nag-TP rin dito sa 4M. Nag-commit na rin. Just in case na makuha. Gusto talaga nila makuha yung ano. Or ma-secure yung kill. Nila doon. Nag-zone sila papuntang mid and meron pang backup ni Zero. So, 4-man rotation. Oo. Kung mabubuhay man yun, may follow-up pa ng Sprout yun. Kaya, sinecure lang talaga nila yung kill. Yappy. Ito, may nag-salve na. May narinig ko nag-salve. So, ito nga. So, yun naman ito. 1-7-7. May mango and hinig salve. So, ito sa main. So, ito lang nandito sa pagpa-farm dito sa top lane. Uncontested. Pero ito, nahuli nila rito yung Magnus. I don't think hindi na mahabag skewer nga yan.
So na-analyze ko, napaka-greedy din nila at pwede tumalun doon sa, dumaan doon sa tree line sa may shrine area. Nalimutan niya ang mga tao na bibidahan doon. Ay, paano? Nakakahinga na ng mabuti si AM dito. Nagkaka-space siya ng onte dahil doon sa rotation ni Farem sa mid. Nag-TP siya pa mid, nawala siyang mana, so naglakad siya pa uwi ng base. Oo. Naku, mukhang mauhuli rito si Bulba. Yun nga, kakasabi ko lang. Pero wala sila din enough yung damage dito para mapatay nila yan. Naku, nagkamali ako. Nag-protect yung pala rito yung Death Prophet. Pero nice play coming from Bulba. Nakapag-boro strike siya pataas sa cliff. So yun na nga, yun na, tapos na yung habulan blues nila doon. Hindi rin tumama yung first kill na Oracle. Nauna, naunang ibitaw. Kaya hindi tumama kay Sand King kasi nakapag-sunsurf din siya agad. Wala rin silang detection para kay Sand King doon. Mm-hmm. Well said coming from coach. So ito, tinitake na nga dito ng Luna yung stock. Samantala si Raven, patuloy lang din sa pagpa-farm. Taga lang, nawala yung... Nag-stop dance tayo, no? Sa, ano to? Sa server talaga. Oh, okay, okay, okay. So ito si Victoria dito, kinakasa yung torrent, inamaan dito si Mason. Ito, pero may counter-initiation. At dito rin yung Dead Prophet na nag-TP rin si Forev. Yun na nga, nakuha ka agad yung Kuka, pero hindi pa tapos dito si Forev. Kinasa niya God Strike, pero na-skewer back dito si Bulba. Wala na siyang magagawa dyan. Binabody block ni 11. Perfect body block coming from him para ma-follow up ni Somnus. Paaganda naman nun. So, 2-0 exchange. Medyo lamang na lamang dito yung LGD. Triple kill. Coming 2-1 exchange. Ah, napatay nila si Kuka. Napatay nila. Pero nag-commit sila ng 4 na yun doon. Sobrang dami sustain ng Spirit Siphon. Dalawa yata nasipsipan niya. Nasipsipan niya si Smell, nasipsipan niya rin si Apa. Tapos yung huli nasipsipan si Sand King. So may extra slow habang hinahabol siya nila Magnus. Tapos ang ganda rin ng body block doon, no? Wala rin kasi silang follow-up. Si Lina walang mana kaya hindi rin makabackup sa top. Yun yung ano nila, may damage dealer sa ngayon. Is Ben, napilitan i-commit yung Gunstring para sa extra HP. Pero wala, not enough na. Hindi niya rin kaya makapagsabayan kay DP na naka-ulti. Oo. Pero maganda rin yung nangyayari sa AM, no? Since nagkaroon siya ng space doon sa bottom. Pero ito, may smoke dito si Bulba and Dubu. Pangalawang smoke na nalala. Oo. So nakakailang smoke attempt na sila at walang nangyayari. Pero ito, nagkakaroon dito ng mga konting flank. Alam nila na may dalawang hero dyan. Pero kailangan nila magmadali para makahabol dito kay Abed. Ewan ko kung aabutin ba. Ang ganda naman ng LSA doon, tinamaan. Ito na rin si Dubu. At nakuha nila agad yung kill kay Somnus. Pero kaya si Abed dito, kaya niya kabulin. Ito na nga, saktong-sakto yung pagkaka-LSA niya rin doon. Si 4M, nag-TP na rin. Na, or nag-port sa bakbaka na yun to take that kill. So, 2-0 exchange. Well played coming from DC. Maganda yung mga early rotations. Yun, dalawang smoking na naging successful. Pero wala silang nakakuha ng objective. Wala nga. Konting damage yun sa tower. Pero good na rin yun. Nakakapatay na sila. Nakakadamage pa sila ng tower. Kailangan nila yun. Kasi medyo nabibihind na sila rito. Pero yun nga, hindi tumama dun yung torrent. Pero na-X-mark the spot. Pero ito na, hinahabol nila rito si Dubu. Tinamaan ng coin. Yun nga, nakuha na kagad. Naglalag po tayo. Hintayin lang natin ano ba nangyayari sa server ng Dota. Ina na. Wala na. Hindi namin makita kung ano nangyayari. Pero narinig namin na dinayin yung tower ng Oracle. 5-4 ang score. Ano, less than 1K gold lead ng LGT dito. Ah. Mm-hmm. Hindi ganun kalaki. Ito, sorry guys, medyo nag-stop dance tayo. Naghihingal na po si Maximus. Kawawang Maximus. Maximus is dying. Ito, ang ganda ng words ng Kuka sa baba. Advanced word yung sa may cliff. So, makikita niya yung kung meron nga mabackup sa MP or magtitipi sa shrine. Tama, magdas nila. Oh, pero ito, nakita natin dito, kinumit niya na rin yung exorcism dito to take the tier 1 tower. Ayan na, nandito rin yung anti-mage para to provide more damage. Samantalang si Bulba rito, patuloy rin na nangungulit habang tinatake din nila yung tier 1 tower dito ng LGD. Kumbaga parang exchange na lang ng tore. Oo, so, wala, mahirapan din
mag-defend dito yung DC kasi nag-commit na ng EXO at saka wala rin sa position para mag-defend. Walang buhay si Sven, wala pang level 6 sa APA, si Lina walang mana kaya wala rin silang mag-defend sa baba. Eto, makikita natin dito, medyo na ginamit na rin nila yung fortification para mapatalsik lang ng konti. Pero ito, may flank na, kaso nakita siya ng scan eh, nahuli ba, nahuli nga ni Bulba at timeless scan, pero nakita niya rin, naku, ganda na pagkakasilis doon. Binatoan na Stormbolt, tinamaan, pero wala nang follow-up. Mukhang tatakbo na rito pabalik yung DC, knowing na hindi enough yung damage nila at may nakakover din Oracle sa likod. Taas ang level yung Magus, level 11. 11 minutes in. Oh, 11 minutes, parang 1 minute per level eh. Pero to, parang mo kay kanina. Nature's Prophet na level 7 pa lamang. Pero to think, na-fury yun yan, ha? Oo. Ang dami niya kasi stack nakuha dun sa Dire Jungle eh. Yun na nga. Mas lamang pa siya sa level kay Maybe. Level 9 pa lang si Maybe. Si AM, level 9. Pero siya level 11 na, going level 12. Pero tama yung sinabi mo, yun, no? Nakuha yun dahil sa stacks eh. Pero ito ha, hinaharas-aras lang dito ni 11, si Mason. So tingnan natin. Malapit na rin dagger dito ni 11, ha? 150 away na lang siya. Si Mason, meron na siyang madness dito pang flash farm. Pang para makabal man siya sa farm. Kasi nahihirapan siya eh. Na-pressure din siya ni Mag. So tapos hindi nila mapatay-patay. Kasi apa lang yung kasama niya. Si Sun King nagro-rotate sa mid end. Sa mid lang. Pa lang nagro-rotate. So ito, meron 3-man smoke attempt dito yung LGD. Pero so, sa ibabaw ata ng words yun, naspatan nata sila. No? Kaya ito. Takatakbuhan na. Kalmado lang dito yung, ano, yung DC. So ito, tingnan natin. Naku, mukhang mauhuli rito sa Mason. Nakita nga, pero hindi. Nakakuha siya ng Stormbolt, pero hindi pa tapos. Napagandang expert nun. Combo sa turret, dinamaan at napatay kaagad nila si Mason. Napakagandang pick galing sa LGD. So even na nakita sila sa smoke, hindi yung enough na yung oras para makapag-backdown yung Spence. Samantalang si Abby dito, tuloy-tuloy niyang binabanatan yung tier 1 tower ng Radiant or ng LGD. Hindi yata sila makaka-defend. Wala yata ang TP rito yung mga boys. Si Abby dito kanina pa nagpa-farm. Wala siya masyadong binibigay dito. Hindi siya nagtitipi backup. Nagpa-farm lang siya. Kung hindi magro-rotate papunta sa kanya yung mga kampanya, hindi siya talaga siya makakasama. Pero third tower na nila yun. Bilis nga. Samantalang itong LGD, tinatry, bumasag na yung mid. Pero wala silang EXO. Medyo matagal to. Puro right click lang yung dinadamage sila. Pero na rin dagger si Magnus. Pwede na siyang sumama dito. Okay. So tignan natin. Ngayon nag-group up pa rin. Pinipilit talaga nilang i-take itong tier 1 tower ng DC. So ngayon, below half of its life na rin, kalahati, sobra. Yung buhay ng Tore. Pasensya na guys, kung sobrang lag. No, pasensya na lang. Pero ito na nga, so LGD still grouping up sa mid lane. Samantalang pinababayaan lang nila mag-farm dito ng AM. Kumbaga, nagpo-provide lang sila ng space. Alam naman natin lahat kung anong mangyayari pag nakapag-farm dito ng mabilis yung Raven. I mean yung, ano tawag dito? AM? AM? Oo. Si Raven, lag na nga. Ito yung si binabalik mo pa. Na-cancer na po, sir. Pero ito, so, si AM, kung hindi siya mag-battle fury dito, going Link and Spear siya, knowing na meron naman silang Magnus na mag-amp up sa farm niya. Meron silang Empower. Sorry guys, na talagang lag lang tayo. Tease-tease lang tayo. Mukhang ma-fix lang din yan. Sana nga. Hopefully. Pero ito, nag-group up dito yung LGD sa mid lane. Samantala nga, nandito yung dalawang support. Eh, na-break yung smoke at nakita pa kagad nila rito. Si Sobus, ito na, kinasa, pero nakapag-yul siya kagad. So, nag-miss po yung Ice Blast dito. Hindi, namatay agad. Namatay ba? Nila, nandun din si Abbey. Na Dragon Shade, kinamahan din ng Rat. Healing spray na reveal si Abbey. Ito, inuupa ka nila rito yung tier 2 tower. Ganda ng peso dito ng 11 para sa RP, pero wala siyang follow-up. Wala. Walang balak mag-defend yung kapi niya. Bumak nasa top si AM, si Kongka din nakapunta sa top. Samantalang si Oracle nasa mid. Nako, guys, wait lang po ah. Chillan tayo. Steady gold dev lang. So, samantalang dito hindi, si... Hindi, nag-fury pa rin siya. Kanina, nag-fury yung ano niya eh. Yung Lincoln. Pero nag-fury pa rin siya, mas pinili niya pa rin mag-fury. Kasi sobrang space naman yung nabibigay sa kanya. Hindi naman siya lagi may empower, kaya okay pa rin mag-fury. Okay pa rin. Pero may scan dito yung Dire, pero hindi yata nahagip sa scan dito yung heroes ng LGD. Nag-gather sila rito sa shrine area, sa top na, sa stop. So, yun. Tingnan natin kung ano pa yung mangyayari dito.
Naku, mukhang may masamang balak sila rito sa Crobelos o sa Death Prophet ni Somnus. Merong tatlong hero dito yung DC. Yun na nga, kakasabi ko lang. Ito na, CP by NP. Na-sprout niya si Yao. Naku, hindi na kasi. Inabot ba na? Kundi ito na. Umabot. Meron yung enough na. Nakasan na rin yung False Promise. Binabanatan nila rito si Somnus. I think he's gonna go down na rin dito. Namatay nga. Sobra-sobra yung damage siya natin. Nakandami ang kapatid na ito pa. Naku! Napaganda. Well played coming for the DC. Nakuha nila yung three heroes ng LGD, which is yung Death Prophet, Kunkka, and the Oracle. Sukat na sukat. Ito na, tumatakbo na sila. Mukhang they're planning to take Rosh. Tama ba? Hindi, nag-region na lang pala. Hindi, wala rin silang gas. Wala silang pangkukuha sa Rosh. Mm-hmm. Radiant's bottom tower is under attack. So ito, tingnan natin dito. Habang nagpa-farm lang din si Mason, ina-farm na lang nila yung jungle samantalang gano'n. Hindi ginagawa ng AM. Nakatambay lang dito sa jungle nila. Oo, sobrang yaman pa rin AM kahit gano'n yung nangyari. Lumamang nga sila sa engagement nila. Pero yung space ni AM, tuloy-tuloy lang. Hindi pa rin nakakagamit ng RP dito si ano eh, si Magnus. Parang ito rin. Hindi pa yata siya nakakapag-RP. Hindi pa, hindi pa. Kahit early yung pick-up niya ng dagger, tapos ang taas ng level niya, wala. Hindi pa rin sila nakakapag-group up. Hindi nila nagagamit ng maayos yung Magnus. Parang pang-afli pa rin ng farm AM. Pero late game dito, medyo lalamang yung LGD kasi ang bilis ng farm AM. Malulugis si Sven, mapapag-iwan na siya sa farm. Tingnan natin. Pero last game din naman eh, no? Napaka-patient din ni Eleven eh. Hindi niya lang basta-basta tinatalon yung RP, di ba? Parang ginagamit, I mean, inaabangan niya pa yung RP lang para sa perfect scenario or perfect hero na pwede mag-change ng ano, nung isang team fight. So ito, tingnan natin. Nag-gather up dito yung... hindi, spread out sila. Parehas na heroes ng both teams na spread out na sa mapa. Ito na, hindi makapag-split push din. Medyo nag-aalangan dito si Forever mag-split push eh. Kasi hindi niya nakikita yung heroes din ng LGD. So ito, inuubos dito ni Mason. Patuloy lang sa kanyang pagpa-farm yung Asian Park. Ganun ting ginagawa rito ni Ami ah. Which is si AM. Pero mas mabes siyang kumil ng Kerp knowing na meron siyang Battle Fury tapos extra Tabling. Damage ng Empower. Tabling, palibat-ipat lang siya sa camp after camp after camp. So ito, tingnan natin, tuloy-tuloy lang sa pag-farm. Habang nag-group up dito yung DC sa top lane, nagtitipid na rin dito si Abed para sumunod sa kanyang mga tropa. So yung masala dito, magkakadigit. Mm-hmm. Na-try nilang pumush niya ng tower. Samantalang yung LGD naman sa lower part ng map, sama-sama rin sila. Pabati daw kay ano kay Ryan, Tuason, Kalos. Oh, shoutout sa'yo, Ryan, Tuason, no? Tropa yan. So ito, tsaga-tsaga lang tayo guys. Pasensya na kung medyo malag. Pero hindi kami mag-i-stop sa pagkakast dito, tuloy-tuloy lang. So ito, binigay na naman yung Empower sa Anti-Mage. Lalo talaga mabuboost yung pag sa farm nila rito. So tingnan natin. Ito na nga. So inuubos nila rito yung mga kampo. Si NP, meron na rin Orchid dito. Si AM, wala pa siyang Manta style. So ano pa siya dyan? Kaya-kaya pa siyang patayin ng Sprout. So yun, naka-Shadow Blade na nga rito si, si Magnus. Naku, nagkakitaan ba sila? Mukhang magkakitaan sila doon sa top. Ganto rin siya kanina eh, bago siya sumama ng engagement. Kinam niya muna yung dagger rin siya doon. Oo. Kanina pa nagpa-farm yung LGD. Sobrang passive nila maglaro. Inaantay lang nila yung DC gumawa sa kanila. Pero at the same time, sobrang space yun para kay AM. Kaya mo, sobrang lamang niya sa network. Sobrang, halos 2K din yung lamang niya kay AM dito. Ay, kay Sven dito. Ang ganda rin kasi nung binibigay sa kanyang space ng kanyang trope, oh. Tsaka maski nakakapatay dito yung DC, gaya na sabi mo kanina coach, di ba? Walang, hindi sila, wala silang objective na nakuha, maski tower or rush. Pero sige, tignan natin kung ano pa. Pwede nilang gawin habang may tinitig na naman dito ang pack yung AM. Eto, smoke attempt na naman, 4-man smoke. Pero, hindi sila magkakakitaan dyan, guys. Mukhang, nasa baba naman. Oo, oh, nasa baba eh. Punta naman sa top jungle. So medyo magkalayo. Meron din vision si Foreb dito sa Rosh Pit kung malak ng pag-rosh siya. Ito na, kinumit na nga yung ano, exorcism dito ng Death Prophet. Easy tower yan, guys. Habang si AM, papunta naman sa top of farm. Apat lang dito yung LGD, ah. Wala silang AM dito. Pero ito, hindi sila lang. Si kasi walang vision eh. Si DP lang nakikita nila. Pero kung sa magkapali sila ng go dito, mapapanin sila ng RP as into ano, torrent bargo. Ito na nga, tuloy-tuloy lang tayo sa game na to. This is game 2, ang nanalo ng game 1, LGD po. Tapos sa Golden din, LGD rin. 3,000 something lang yata yung labang. Pero ito, nag-DP na rin yung si Ame. Bounty! Bounty. Kasi Sven, go
drawing BKB na siya dito. Oo, para kahit pa pang maging immune na siya sa damage ng barko. Magic. Yun lang naman yung magic niya, mainly ng BKB. Pero yung right click, hindi pa siya ganit kasi meron siyang madness. Mm-hmm. Pero masusustain niya naman yun sa Warcry, pero not enough yun. Kasi yung EXO and to right click ng AM, pag na-RP ka, medyo masakit pa rin dito yung LG. So ito, habang nag-group up dito yung LGD tsaka TNC, magkakaroon ng massive fight dito. So tignan natin, ano to? Si 11 na lang item ito, Shadow Blade pa rin, no? Shadow Blade Dagger. Mm-hmm. Wala naman siya na-perform. Pero si ano, si Abed, no? 12 charges sa Bloodstone, tapos Blink Dagger. Bagong bilhin niya lang, kaya wala pa rin. Fresh na fresh. Tignan natin, grabe yung perform nila rito. Bago yung bottom fight. Hindi niya pa nabibili yung ano eh. Yes. Kaya wala pa nadagdag. Alright. So tignan natin dito si Dubu. Si Dubu naka-dagger na rin. Ah, si Bulba pala yun. Sorry. Samantala si Mace, ang tuloy-tuloy lang sa pagpa-farm nila dito. Ayun na nga, nakakuha na nga. Palipat-lipat lang siya rito. Iniiwasan nila any kinds of engagement. Samantalang yung LGD, group up sila ng group up dito. Sunod-sunod. Pero may ganun yung RP dun. Grabe naman si Abed dun. Kahit hindi natin nakita, narinig naman natin. Narinig natin eh. Nakumit talaga yung RP to. Solid yung tunog ng RP. Then ito, may arcane rune pa nakuha si Abed dito. Juicy yan. So knowing na wala ng RP, ito open yung rush. Walang mapanis yung LGD dito. Barko lang. Alam niya na nag-rush. Kaya punta rin sila ito sa doon. Ito na. Mukhang makukuha nila itong Roshan. Uncontested pero late na yung scan dito ng Rajan. Hindi na sila aabot dyan. Nag-group up pa yung apat na hero, pero nandito sa side na to si Bulba. Ito na nga. Igo-go ba nila to? Wala silang detection na. Wala ulitin ko, wala silang detection. Pero ito, kinuna nga dininay na lang ni Abed yung kanyang sarili using his Bloodstone. Pero ito, takbo. Takbo na lang, takbo rito yung DC pabalik. Wala rin silang God Strength eh. Medyo ilang pa sila nang mababan. Tapos napitas din si Abed. Ang asim niya, nag-blink siya pababa. Tapos hindi niya naman kita yung kalaban. So napanis siya. Pero nakapag-suicide naman siya. Walang pera para sa kapit. So ito, tuloy-tuloy lang naman sila rito sa pagpa-farm. After nila makakuha ng kill. Tapos ng level ni AM, unti-unti na siyang lumalayo. Kahina, 2k lang niya. Ngayon, 5k na yung angat niya kay Sven. Pero ito, makikita natin dito. Medyo, arcane room. Swak na swak yan para sa Lina. Pero meron ng agad yung scepter. Yung pick up yun, agad yung scepter. Parang AM. Eto na, guys. Mukhang nga, kina-try nila. May kilometer ng GS at nahuli. Nahuli yung Magnus. Pero ito, nandito lahat yung heroes ng LGD. Ito, nag-aandaan na siya. I-take dito yung tier 2. Pero ito si aggressive na blink in dito si Abed, wala siya nakita. Wala naman siya pang set up sa'yo, so random stun lang siya. Oo. Pero yung range hindi niya kinuha, kinuha niya yung damage, yung plus damage. Eto na, hinabanatan na ni Mason dito yung Tore. Takot tumalong si Abed, nakita niyo ba? Napakagandang burst naman doon, pangarap sa Kuka, pero hindi pa tapos na ice blast dito. Pero hindi, na false promise siya, I think they need to go back. Eto na nga, tumatakbo na silang pabalik habang nakubit na rin dito yung BKB ni Mason. Naku, kailangan tulungan dito ni Bulba yung tropa niya. Hindi tumama yung stand dito ni Abed, pero hindi. Mauhuli. Yun na nga, nahuli dito si Bulba. So, nang siya ng silence. Samantalang si AM, nabasag niya yung mid-tier trap. Mid tower. Hindi maganda yung nangyari doon. Hindi malaman lang sila nakuha out from that high ground. Potential na push. Nakapatay man sila ng hero pero wala silang na-damage dun sa tower. Wala masyado kasi napilit na si NP mag-death. Tapos, yung dive nila, hindi rin nila napatay si DP. Pero grabe yung pagkakadive dun ni Abed eh. Bigla na tumalit. Pero nakuha niya yung Kunkka. Pero even doon nakuha niya ngayon Kunkka, no? Wala silang tore, walang damage. Samantalang dito yung LGD, nakuha nila yung tier 3 tower ng walang kahirap-hirap. Up pa rin yung RP dito ni Magnus, ah. Naku! Anong nangyayari kay 11 dito? After his performance nung game 1. Yung
initiations niya, hindi ongoing. Ito parang, ano siya eh, parang undecisive siya, hindi niya alam kung i-RP niya ba agad si ano. Yun nga rin nakikita ko eh, nagdadalawang isip siya kung i-go-go niya ba, gagamitin niya RP, i-skewer back niya lang. Ewan ko, hindi natin alam kung yung naisip niya. Samantalang si Mason dito, tuloy-tuloy lang din sa pagpa-farm niya. Pero si AM, isang basher dito, agad yung basher, maanta na siya. Ang yaman ng AM. Eto na. Kinumit na yung Manta style niya, pero yun nga, nakakuha lang din kaagad. Pwede pa silang mag-attempt dito ng high ground. Meron pang AGC's Ben dito eh. Maganda rin kasi habang nag-e-split push lang dito yung Furion. Pero kailangan nila yung Furion dito eh. Kailangan nila ng ano, anong Treants niya. Pampagulo lang din sa lane. Nakapag-cancel din kaya ng TP yun. So ito na, nagdatapat ka sila ng ano, deep na Observer Ward. Shadow Blade na ulit si Eleven aggressively. Pero meron sentry ward dun sa may ibabaw. Grabe naman, tagalit ng kuya Raven mo. Last Raven dyan. Ay! Mason ay! Dyan, ay! Sorry! Kalma lang si... Ano nangyayari? Eto na, kumakatok na sila rito sa tier 3 tower. Hindi nakapag-dagger ba? Yun nga, tumalun. Nag-buyback na rin kagad dito yung... Pero ang ganda ng heals na ni ano. Muna iwasan. But the false promise sa'yo na nga, nahuli ni Eleven dito yung dalawa sa RP. Mukhang babagsak din dito si Mason. So ito, ayun na ang ganda na ng pagkakaano dito ng ulti ng... anti-Mason ako. Eto na, disastrous yung nangyari dito sa DC. Nakuha nila yung 3 hero. With a buyback coming from Magnus. Sabay beyond sa baba ni... Ito na. Ni Maybe, sulit yung gamit niya dito. Long exorcism. Ito na, mukhang makukuha rin nila. Oh. After sa successful na defense nila doon sa top lane, nakakuha na. Napakagandang transition nun. Ang ganda rin ng yules ni Maybe sa sarili niya. Buying time. Tapos pagkababa niya, final promise din siya agad para wala nang ma-damage sa kanya yung DC. Anong nangyayari doon? Naka-BKB naman, no? Hindi lang dito matumama yung masked nila doon para ma-burst down yung... Nag-BKB siya after nung Aegis, oh. So wala rin. Wala na siyang gods na nagpagkabuhay. Okay. So ito, wala na nga talaga. No? Makakadamage pa rito. Ito, nakakatokin dito ng anti-mage. Ayan na nga, tinutupo yung ano, yung rocks nila rito. May buyback dito si Sven, pero titignan natin kung ito. Oh, ganda nun! Ito na, nahuli! Pero hindi enough yung damage. Sufficient eh. Huwag makukuha pa nila rito si Bulba. Yun na nga, nakuha nila. Habang inuunti-unti rito yung rocks ni Ame, sabay takbo habang pagkakuha ng kagad yung barracks. Ang ganda rin ang second skill dito ni Oracle. Second skill niya, sobrang laking impact. Halos lahat ng damage siyang DC, ano eh, magic eh. Isbend lang yung physical nila si NP. Sa ngayon, magic pa yung asaan dyan, nature strat, wala pa masyadong ira-ride niya yan. So ang ganda ng pagkaka-second skill niya doon kay Magnus, kaya nabuhay. Anyway, ngayon, 28 minutes and 37 seconds nakuha yung ano, yung unang rocks kanina. Direct pa, ano nga, pa-escape? Pa-escape ng game. Ayun, okay na. So ito si Abby dito, 7 na lang yung Bloodstone charges niya. Kanina, hindi siya nag-commit ng Yules. Ngayon meron na siyang Yule, samantalang yung Crovelus dito, yung Dead Prophet, meron na rin siyang pa-shivas na rin siya, actually, one item away. Pero ito, nahuli rito! Nahuli yung Dead Prophet, pero hindi, nakakasaan siya ng False Travis plus Yule. Pero hindi tapos, pero napakagandang RP noon, 3-man RP! Sabay pa ng anong barko! Sabog! Pero may counter initiation din si Bulba. Nag-buyback na rin yung Furion. Ito na, nagkakabakbaka ng gusto rito. Napunit si Bulba. Hindi na ikasa yung efficient. Hindi na ikasa, pero hindi inap yung ultra kill for Ame. With his anti-mage, hindi pa siya tapos sa pag-chase down dito. Na-silence pa rito yung Furion. Ayan na. Ayan na, na-rampage! Napakasarap na rampage yun na. Napakalutong. Ito na. Mukhang makukuha nila rito. Another set of rocks, walang buyback at ang buhay lang ay yung Ancient Apparition. Bali 6-4 ano yun? 6-4-1 exchange. Pasalamat sila rito dahil medyo na-delay yung creep wave, kundi sabog yun for sure. Pero kailangan na bumak dito ng ibang heroes ng ano ng LGD since low health and mana. No. Ang ganda ng pick-up niya ng Agilms. Puro ano eh, puro single target. Single target skill nga. Pag binaro siya, mababaro siya. Yung Orchid, nadadodge niya pati yung stun is Ben. So, ang ganda ng pick-up niya ng Agilms.
So ito ngayon, kailangan kasi dito yung AM since na walang exorcism dito yung Death Prophet. Ito na, oh. Unti-unti nilang binabasag itong lane na to. So followed by the another set of rocks. Meron din, meron dito nga sa entry at nahuli nga itong kinasahan. Kinasahan ng Ice Blast, SS Laguna Blade, lahat kinasahan na nila. Pero hindi yun enough, nakuha pa rin dito yung isang rocks, which is yung melee. Kanina pa nangyari sa kanya, naglalakad na siya ng Shadow Blade. Maganda yung ginagawa nila, may naglalabag sila sa entry, no coach? Oo, siyempre expected na nila knowing na meron nga siyang Shadow Blade. Pero sa amin, magkakaman din siya ng Shadow Blade dito, 200 gold na lang. Sandali na nga lang, easy na. Nag-smoke ba sila rito? Ay, sila ba smoke? Grabe, niyaman na ng AM. 27k na network against sa Furio. I mean, Death Prophet daw nasa 15,000. Kahit medyo lumamang ang DC dito ng early game, wala naman silang sagot kay AM. Free farm lang siya the whole game. Kaya dire-direcho lang yung item progression niya. So ito. Ito na nga. Tumalun dito si Abed. Ngayon na. Sinatry niya yung Ross. Walang ka-idea rito na LPD na nangyayari ito. Ayun, na-scoutan sila ng Manta Illusion ni him. So, alam na nila. Alam na no. Pero, ewan ko kung aabot ba ito. Ito hindi kinocommit ni Sven yung ano niya, God Strength. Pero hindi, walang tinamaan. Ganda ng expert wala. DDP, parang binayin on. Ito na, nag-exo na rito at muwang inaabot dito yung o dalawang hero nga, yung SK at yung Ancient Apparition, pero nakuha ni Mason yung Aegis. Ayun na, tumatakbo rito si Mason, pero inuwanan niya yung tropa niya si Abed. Napitas na naman si Abed. Doon po na X-Mark dito. Napakagandang play coming from Victoria. Wala yung pang-cancel at wala silang pang-catch. Ito na nga, baba natin. Di alam, punit na punit dito si Mason. Maski may Asia, palilibutan siya rito ng alimang hero ng LGD. Yun na nga. And GG Gold. 32 minutes into our ball game. Grabe. 21-14. Overpowered si AMD. Ito sa lang. Wala silang function ng AM kasi nakapokus sila dun sa kabila. Eh. Napapatagal lang ng LGD yung buhay nila. Kahit namamatayan sila, tumatagal yung buhay nila. Na space lang kay AM. Pero kasi yung tindi yung ano, nung RP nung isang